Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, your Kuya Binoy. Today, papakita ko sa inyo ano yung mga essential na gamit na kailangan ninyo kapag balak ninyo mag-alaga ng Roborovski Hamsters, no? So, upisahan natin. Syempre, kailangan natin ng container. Ngayon, kasi ang Roborovski Hamsters, napakahit nila, no? So, kasya sila sa butas ng mga cages na available natin. So, mas maganda na bili tayo ng plastic bin. Okay? Kasi dito, at least hindi sila makakalusot, hindi rin sila makakatalon kasi nakasarado naman po, nakalock. Okay? Tapos at the same time, ito, butas-butas na po yung taas niya, so makakahinga na po siya. Maganda na po yung ventilation nito. So, baba ko po muna para hindi po nakaharap. O nga pala, no, yung presyo po ng ng aquarium, yung ganito kalaki, actually ito na yung biggest na plastic aquarium. So ito, mabibili nyo ito around siguro mga less than 1,000 pesos. Yan, sabi muna natin. Tapos, next ninyo kailangan is itong, syempre, yung kanyang taguan. So i-unbox muna natin, di ba? Yan. Yan. So nabili kong hide niya is parang dilo. Ayan, parang dilo. So ito is nabili ko siya at around 240 pesos. Yan. So depende yan sa mga pet shop, no? Kanya-kanya sila ng presyo. Pero ito kuha ko 240. So baba ko muna. Next natin i-unbox. Itong tubigan kasi naka-unbox na yun, no? Normally kasi itong tubigan nabibili siya separately. So ito nasa mga around 120 pesos to. Itong dilaw. Tapos itong stand. Ito approximately nasa 178 ata nabili. Mga ganun. Kasi normally football na to, tapos hide out, tapos patungan na rin ng water. Pero syempre, dahil maliit ang lalagyan, hindi ko nagagamitin itong football. Kasi bumili ako ng separate football, yung bang ceramic na para hindi nga nangangat-ngat. So, tabi ko muna patong pa to para hindi nagkakalat ng water. Ayan. So, tabi muna natin. Next, pakita ko lang yung ito yung football na sinasabi ko na nabili ko. So, ceramic yung football kasi pag na, ito, open muna natin. Itong football na sa mga 100 pesos lang to. So, tabi ko na rin yung box. Bubble wrap pa siya. Yan. So, ayan po siya. So, napansin nyo yung football niya, may parang cover. Kasi yung mga hamsters, mahilig sila maghukay. So, better na may konting cover para at least pag nagaan siya, hindi matatabunan ng kusot yung mga pagkain. Yan. Baba ko po muna. Next naman po yung kanyang CR. Opo, yung mga hamster po marunong mag-CR, no? So, kailangan ipoprovide nyo lang siya ng tamang venue. Kasi matatalino po ang hamsters. Alam po nila saan sila umiihi, saan sila nagpupupo, no? So, dati kasi akala ko, basta sa kusot, dun lang sila nagkakalat, dun na umihi, dun na nagpupupo. Pala hindi, marunong sila maligo, marunong sila maghukay ng nila, ng pupupuan nila at iihian nila. So, ito po yung bathroom. Nakita ko lang. So, itong bathroom na to, pink, no? Pero maraming colors po ito. Pero po itong green, blue, at orange. Pero this one kasi is for glowy, kaya to. Kaya pink. Ayan. So, ito po siya. Ayan po yung bathroom. So, normally, na-open po yung bathroom. Ito, na-open siya. Kasi lalagyan nyo yung sand dito. Ayan. Explain ko sa inyo mamaya yung mga essential na kailanganin nyo pa. So, ayan. Tabi muna natin dito yung bathroom. Tapos, ito po yung hamster wheel. Hamster wheel, kasama po yung stand. Kasi pag nakita nyo po yung isa-setup ko po is aquarium. So, kailangan ko po ng stand para sa hamster wheel. So, buksan na po natin, guys. Good. So, ito po yung stand. At ito naman yung wheels. Yung wheels, pag bibili kayo, make sure na siya, yung silent. Ayan, may nakalagay na silent. Yan. So, para hindi kayo ma-istorbo kapag natutulog kayo. Lalo na kapag sa kwarto nyo nakalagay yung yung hamster nyo. So, ito. Nabasto na siya. Yan. So, ito, para makabit siya dito, kiniklip lang siya dito sa likod. So, ipapasok nyo lang. Ganyan. Yan. Tapos, twist. Yun. Nandun na siya.
So kung gusto niyo taasan, na-adjust naman po. So sa akin, i-adjust ko na mataas. Ayan. Ayan. So ganyan na po siya. Oh, di ba? Tahimik, walang sounds. Ayan. So labag po natin. Tapos, ito na po yung mga essentials na kailangan nila. So kailangan po nila, syempre, una-una pagkain. Itong pagkain na to, mas okay siya for me, no, para sa kanila. Kasi may vitamins na siya, tapos may mga iba't ibang ano na rin siya, seeds and mga kung ano-anong mga crackers at buto-buto. Ayan, makita nyo siya dyan. Ayan. So parang ano siya, complete diet, diba? Plus, meron siyang ano, may additional na siyang probiotics. Prebiotics, ayun, prebiotics. So para magkaroon daw ng ma-regulate daw yung intestinal microbial balance daw nila. Diba? So mula lang naman to. So ito, nasa ano lang to, 105. Oo nga, no, yung presyo pala. So ito, nasa 250. Ito around mga 120, mga ganun. Tapos itong bahay, nasa 240. Itong food bowl, nasa 100. Itong ceramic na ano, nasa 38 pesos, ayun, may presyo pa. Na ceramic tuloy. Ano tawag dito? Mineral block, sorry, mineral block. Itong mineral block kasi para to sa mga ano, yung, di ba, yung mga daga, may dingbang ngat-ngat. So, para hindi lang ngat-ngatin itong mga binili natin. So, itong mineral block yung pang-ngat-ngat nila. Tapos, syempre, kailangan natin ng hamster sand. Ito po yung hamster sand. Ang hamster sand, mula lang din po. Ito, maliit lang itong nabili ko eh. Nasa ano lang to, mga... Siguro mga 70 pesos to 80 pesos lang. Diba? So, yung malaki nito siguro na mga less than 150. So, mura lang naman siya, guys. Tapos, ito po yung kusot. Yan. Yung binili ko pong kusot, scented. Kasi, syempre, dito ko sa kwarto lalagay. Ayoko na ba mga umuy daga, diba? So, ano siya? Actually, kanya-kanyang preference yan. Pero, mostly, gusto nila yung, syempre, walang apoy. Pero, kanya-kanya naman. Kanya-kanya naman. So, itong ano... Ito yung mara-recommend ko sa inyo maganda kasi kapag nabasa siya ng tubig, hindi siya na-absorb niya. Kumbaga absorbent na itong, ano, itong klase ng kusot na to. Ang cost nito na sana lang din, mga 100 to 150 pesos. Yan. So, ayan po yung mga kakailangan niyo guys. So, tandaan niyo, kailangan niyo ng kusot, kailangan niyo ng sand, kailangan niyo ng pagkain, kailangan niyo ng mineral blocks, kailangan niyo ng takbuhan. Itong set na to, mga 250 pesos to. Yan. Tapos, kailangan niya na CR. CR na sa 120 to 150 pesos. Yan. Food bowl, nasa 100 pesos lang to. Yung kanyang bahay na taguan or hide, nasa ano lang to? Mga 240 pesos. Lalagyan ng tubig. Itong nasa taas, nasa 120 to 150. Plus itong stand niya, yung stand niya na siguro din, mga 170 to 180 pesos. So, yun. Isi-set up na po natin. Ihahanda ko lang po yung aquarium ulit. Post ko muna, guys. Yan. Hi, guys. Ito na po tayo ulit. First things first, so buksan natin itong container. Yan. Baba ko po muna. Kuha po tayo ng kusot. Yan. Meron pa ako dito nakabukas na kusot. Kasi may nauna na po akong alaga. So, lagay po natin. So, ito is ibang set naman. Lavender naman po ito. Pero same price lang sila. Wala ako ng, ano, ng stick. So make sure lang kapag naglagay kayo ng kusot, medyo dadamihan nyo kasi mahilig sila magkukay. Para hindi sila naboboring. Tapos, normally ang kusot naman nila, pinapalitan siya once sa ano lang. Once every 2 weeks. Yan. Pwede na siguro to. Kakalat pa po natin yan. Bumaba ko po muna. Yan. So make sure lang na kalat-kalat yung kusot natin. So scented po siya, kaya mabango po. Ayan.
So wipe lang po natin ng tissue. Yung mga nakikita ko mga ano, maliliit na dust. Yan. So, parang kulang pa. Dagdagan pa natin ng konti. Ang maganda din sa ganitong enclosure, hindi magkakalat yung mga kusot niya kasi nga mahilig sila magbuhay. Eh kapag cage ka din kasi kayo, makakalat po yung kusot. So kapag ganito, mamimimimpaisi po yung kalat. So this one is scented, amoy lavender po. Yan. Pwede na to. Yan. I think pwede na to. Kasi normally yung hamster sila rin naman nagde-decorate ng space nila eh. Pero syempre, tutulungan lang muna natin. So, inasan ko lang para walang dust. Ayan. Ayan. So, next, lalagyan na natin yung water. Ay, yung wheel muna. Lagyan natin yung wheel. Lagyan natin yung wheel. Ito yung wheel. So, yung wheel, pwesta po natin sa gitna. Normally, kapag nagpwesto kayo ng wheel, huwag nyo siyang isasagad sa dulo. Kasi gusto nga nila magtago-tago at magtakbo-takbo. So, huwag nyo siyang isasagad sa dulo. Igitna nyo nilang po siya. Yan, mga ganito po. Pwede na. Yan. Para may daanan siya sa likod, may takbo-takbuhan siya. Yan. Abot na niya yan. Tapos, yung bahay po niya, ito, bahay, lagay po natin dito. Tapos, yung food niya, saan na ba yung food niya? Food. Yung sandbox, ito, food. Ready tayo ng food. Yung food niya dapat malapit po sa bahay. Para hindi niya masyado nililipat yung mga pagkain niya doon sa loob ng bahay niya. So, tabi ko muna ito, kahit ko lang, magkukuha lang tayo ng food. Ito po siya. Pubuhos lang po natin. Ayan. Ganito lang po. Ayan, matagal na po niya mauubos yan. Siguro mga 3 days to. Mga 2 to 3 days bago niya maubos to. Ayan. Lagyan natin. So, itong food, lagyan natin dito, malapit sa bahay niya. Ayan, pag ganito pala. Kasi nga, mahilig siya magkukay. Ayan. So, para pag nagkukay siya dito or dito, nakatakip yung pagkain. Hindi matudumihan. Tapos, ito yung bahay niya, hide. Lagyan natin yung water. Ito yung water niya. Ayan, water niya. Ito. So, itong water, i-side lang din natin kasi may hide din naman siya. May tagusan siya dun sa side o sa gilid. So, pwede siya tumakbo-takbo. Ayan. At, lagyan na natin yung CR niya. Ito po yung CR. Ayan. CR, magbubuhos po tayo ng sand. So, ganun ulit. Alisin po yung cover. Ano ba yung sand po? Ito, sand. So, lagyan natin ng sand. Lagyan na yung sand, cover po ulit. Yan. Tapos lagyan po natin ito sa corner ng medyo nakaangat po ng ganun. Yan. Yan. Okay na po yun. Yan. Yan. So, ganyan lang po yung pag-setup natin. So, maya-maya ilalagay ko na po si, si Cookie dito sa loob. Kasi yan na po magiging enclosure niya. So, make sure lang kapag nakalagay na po yung ating pet, isarado po natin mabuti itong takip para hindi sila
magtakas or hindi sila mapasok ng mga kalaban nila. Kasi ang mga hamster po, isa na po sila, mga prey. Yun. So, kunin ko lang po si Cookie, tapos ilalagay ko po dito sa loob, tapos papakita ko po sa inyo ulit. At ayan guys, nailagay ko na po si Cookie, ayan po si Cookie na sa loob. Isa po siyang Roborovski na husky. So, mahilig din po sila magtago, ayan, nag-export po siya, nakita ninyo. So, ganyan lang po sila. Hindi na po yan lalaki, ganyan lang po sila kaliit. So, ito po si Cookie. Ayan. Ayan. So, in-export niya kasi bagong linis, bagong lagay. Ayan. Ayan si Cookie. Cookie! At guys, syempre nakalimutan ko pala ilagay itong mineral blocks. So, nilagay ko na rin. So guys, isa pa pala, kapag mag-aalaga kayo ng hamster, make sure na isa lang sila sa cage nila, huwag niyo samahan ng pares. Okay lang naman sila on their own. Yung ibang hamsters sa territorial, especially female daw. So, kapag kasi bata pa sila, okay lang. Pero kapag lumalaki na sila, so nagkakaroon ng mga territorial issues, nagkaasakitan po sila. Kaya best isa lang po ang i-keep natin. Ang presyo po ng Roborovski hamsters ay nag-range po from 400 to 800 pesos or mas mahal pa, depende po sa kulay. Ang lifespan naman po nila ay nag-average po ng mga 1 to 2 years lang po. Kung magaling kayo mag-alaga, mas tatagal po po sila. So, yun lang guys. Ito po siya. Ayan. So yun, if you happen to like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for my future uploads. Thank you for watching guys, bye bye! Guys, share ko lang po kung saan ko po nabili yung mga hamster supplies and accessories para makamura po kayo. Dito ko po siya nabili sa Pets and Us, Otis Paco Manila. Ayan po yung kanilang details. So, feel free to contact na lang po. Nabili ko po lahat dyan except po yung aquarium tsaka yung hamster po mismo. Yun lang po guys. Happy hamster keeping po sa inyong lahat.